Electric pancakes. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Sa sandali pong ito, kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay makasama natin. Yung pong kasama po natin sa Facebook Live. At ganun din po sa atin pong Zoom app. Welcome po kayo sa gabing ito sa atin pong pagpapatuloy. Ang Paglapit kay Cristo Bible Seminar. Ito po ay pag-aaral natin ng salita ng Diyos kung paano natin maunawaan ang kaligtasan. At ano ang mga katotohanan na nakapaloob sa kaligtasan. Kaya't sa gabing ito, sa ang pagpapala ng Diyos ay patuloy po nating maranasan sa ikalawang gabi ng ating pag-aaral. Kaya't sa pagkakataong ito na pinagkaloob sa atin ng Diyos, tayo po'y magpapatuloy sa atin pong programa sa gabing ito at atin pong awiting ang atin pong theme song sa atin pong pagpapatuloy. Pari po bang samahan niyo ako sa atin pong pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral. Bago po tayo umawit ay nais ko po kayong anyayahan na i-share po ninyo ang atin pong links na ito sa atin pong mga kaibigan at sa mga kapatid at sa atin pong mga mahal sa buhay sapagkat napakaganda ng atin pong pag-aaralan. Ngayon po'y ihanda natin ang atin pong pag-awit at atin pong tunghayan ang napakagandang tema ng atin pong pag-aaral. Okay po. Awitin natin ang ating theme song, Ligaya ng Buhay kung Kilala Mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Muli ay yumuko sa atin pong pagpapasimula upang atin pong hilingan ang Diyos na samahan tayo sa atin pong pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat o Diyos
sa dakilang pagkakataong ito na inyong ipinagkaloob sa amin na kami ay mag-aral ng iyong mga salita. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sapagkat sa pagkakataong ito ay amin pong naranasan muli ang iyong mayamang kabutihan na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, O Diyos, na ang iyong kadakilaan ay nahayag sa sandaling ito. At sa ikalawang gabi ng amin pong pag-aaral, amin po, Panginoong, hinihiling ang iyong patnubay na aming maranasan sa pagbubukas namin ng iyong mga salita. Marami pong salamat, O Diyos, sa mayaman mong kabutihan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Isa pong magandang gabi sa inyong lahat, ang bati ko sa atin pong mga participants na nasa Zoom. Sandaling ito, ang si Ma'am Jean Opilario, Jenny Opilario, at ang kanyang pamilya, si Ma'am Miljuline Ricamata at ang kanyang sambahayan, at ganun din po ang Anda family na kasama po natin sa Zoom platform sa atin pong pag-aaral. Karamihan po sa ating mga taga-subaybay ay nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Kaya nga po sa sandaling ito, akin pong ipinapaabot sa inyo ang isang pagbati ng magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang gabi ng atin pong pag-aaral. At ang atin paksa na atin pong pinag-uusapan, ang atin pong seminar ay walang iba kundi ang napakagandang pagkaunawa tungkol kay Kristo. Paglapit kay Kristo Bible Seminar. Ulitin ko lang po, ito po ay may dalawang part. Sa May 18 hanggang 29 ay part 1. At sa June 14 hanggang July 3 ay part 2. Ngayon, meron po tayong break na 2 weeks sapagkat meron pong isang seminar na atin pong tutunghayan sa loob ng dalawang linggo na yon. At nais ko rin po kayong imbitahan sa pag-aaral na yon na magbibigay daan sa atin upang ating maunawaan pa ang salita ng Diyos para sa ating buhay. Sa sandaling ito, tunay na napakaganda ng pagkakataong ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa sandaling ito. Tayo po'y magpapatuloy sa atin pong ikalawang pag-aaral. At ito ay napakahalaga. Ang atin pong pag-uusapan sa gabing ito ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Alam ko po, pag pinag-usapan ng pag-ibig, marami ang makapagbabahagi sa kanilang buhay ng karanasan sa bawat isa. Sapagkat nararanasan natin ang pag-ibig na ito. Ngayon, atin pong bibigyan ng pansin ang isang buhay na karanasan ng Diyos. Kaya atin pong pag-uusapan ang paksang ito na ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, magpasimula po tayo. At ang unang tanong ay, sino ang inibig ng Diyos? Kung makikita natin, pinapahayag ng salita ng Diyos ang buong katotohanan tungkol sa direksyon ng pag-ibig ng Diyos. At ito'y mababasa po natin sa babasa po natin sa
Juan chapter 3 verse 16. At ito po yung napakahalagang atin pong pag-usapan. Juan chapter 3 verse 16. Akin pong babasahin ang nilalaman ng talatang ito. At ito po ang sinasabi sa atin. Samahan niyo po ako na atin pong tunghayan ang pag-aaral po natin ito. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Sa tanong natin na atin pong nabasa kanina, na sino ang iniibig ng Diyos, narito po ang tumpak na kasagutan. Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Sa ibang lumang sali ng Biblia ay sinasabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Paano niya ipinakita o ipinahayag ang pag-ibig ng Diyos na ito, ng Diyos sa ating mga tao? Ito po ang sinasabi sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ito'y walang iba kundi si Jesus. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay na atin pong nakita sa sandaling ito ang napakagandang katotohanan tungkol sa kapahayagang ito ng salita ng Diyos. At ako'y nagpapasalamat sapagkat dakila ang Diyos na nagpahayag sa atin ng mga katotohanan ito sa ating buhay. Kaya nga, kung masusundan natin, napakaganda ng direksyon para sa atin ng pag-ibig ng Diyos. At ang kanyang kapahayagan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Alam po ninyo, sa buong sangkalangitan, wala nang pinaka, ulitin ko po, wala nang pinaka kayamanan ang Diyos kundi ang kanyang kasama. At ito'y walang iba kundi ang kanyang anak. Tandaan natin na ang kanyang anak ay kasama niya sa mga gawain na kanyang ginawa ng una pa, lalo-lalo na sa paggalang. At siya ang nagsagawa ng paglalang sa tao. Kaya nga, kung makikita natin, naging ganito rin ang sinasabi ng kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sa ating mga tao. Ang kanyang bugtong na anak ay kanyang ibinigay sa atin. At ang sinasabi, napakasimple, sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, marahil ang magandang pangako ng salita ng Diyos na ito ay ibinibigay ng Diyos para sa iyo ngayon. At ito'y napakahalaga. Mahal tayo ng Diyos. Ngayon, nang ipakita sa atin ni Pablo na lahat ay makasalanan sa pamamagitan ng paggawa at sang-ayon sa likas na katangian ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal, tayo yan po yung kabaligtaran. Anong dahilan ang ibinibigay niya kung bakit tinubos ng Diyos ang sangkatauhan kay Kristo? Ano nga po ang dahilan na sinasabi sa atin sang-ayon sa banal na kasulatan? Ito po ang sinasabi sa atin sa aklat ng Epeso, kapitulo 2, talatang 2 hanggang 4. Namumuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong nagahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga tao na
ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namumuhay din tayong katulad nila. Namumuhay tayong ayon sa pagnanasa ng laman. At sinusunod natin ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin ito, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Ngunit, napakamaawain ng Diyos at napakatagkila ng pag-ibig niya sa atin. O, napakagandang pangako na iniwan sa atin sang-ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Yung ating kalagayan sa pasimula ay talagang marapat tumanggap ng kaparusahan. Ngunit yung huling pangungusap, ang sabi, ngunit maawain, napakamaawain ang Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin. Ito ang kadahilan ng sinasabi, kaibigan, na si Jesus ay nagligtas sa atin. Wala nang iba pang kapahayagan na ipinapakita sa atin ang salita ng Diyos maliban sa kanyang kaawaan at ang kanyang dakilang pag-ibig. Kung mayroon pang isang napakagandang kapahayagan, makikita natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa atin. Kaya nga, sundan natin. Ang sabi pa sa ikatlong tanong, dahil hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng mga gawa ng kabutihan o paggawa ng tama, bakit iniligtas tayo ng Diyos? Bakit tayo iniligtas ng Diyos? Ito po ang sagot sa Tito chapter 3, verse 3 hanggang 5. Ang sabi sa atin ng pangungusap ay napakapayak. Sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan. So ano daw po ang kalagayan natin mga tao? Nang una, kulang ang pangunawa natin sa katotohanan. Tayo'y mga masuwayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ang masasamang isipan at pagkainggit. Kinapuutan tayo ng iba at kinapuutan din natin sila. So ibig sabihin, mayroong masamang isipan na pagkapuot sa isa't isa. Ngunit nang mahayag ang biyaya ng Diyos, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Purihin ang Diyos. Sapagkat wala nang ibang kadahilanan na ipinahayag sa atin tungkol dito. At ito'y napakahalaga. At sabi po, iniligtas tayo. Sino? Nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Yun ay walang iba kundi si Jesus. At ano, sabi po sa atin, uling pangungusap, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Paano daw po tayo iniligtas? O hindi sa ating mabubuting gawa? Wala tayong kaligtasan sa ating kalagayan. Ang ating pinakamabuting gawa ay katumbas lamang sa paningin ng Diyos na maruming basahan. Hindi katanggap-tanggap. Ngunit ang Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig, ayan po, ipinahayag sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig at pagliligtas. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu na naghuhugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Kaya nga, kung mayroon pang isang ipinakikilala sa atin ang Diyos, ang kaligtasan natin ay dahil sa kanyang sa kanyang habag at sa kanyang pag-ibig. Yun ang buong katotohanan na ipinakikilala sa atin.
Hindi dahil sa tayo ay gumawa ng mabuti, hindi dahil sa tayo ay sumunod, hindi dahil sa tayo ay nagpakita ng pananampalataya. Ang kaligtasan natin ay dahil sa kabutihang loob ng Diyos. Kung atin mang sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos, at nakaranas tayo sa personal nating karanasan ng kaligtasan, iyon ang tugon natin sa pagliligtas na ginawa ng Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at dahil sa kanyang awa at habag. Sa panahon ni Kristo, ano ang itinuturo sa mga tao? Ano nga po ang sinasabi sa atin? Mateo 5 verse 43. Ito po ang napakapayak na ipinahayag sa mga Hudyo tungkol sa katotohanan ng dapat gawin ng sinuman. Ang sabi, at ito rin ay na aangkop sa ating kapanahunan. Ganito po ang sinasabi, narinig din nyo na sinasabi ng una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ganito po ang ipinapakilala sa atin ng mga unang kapahayagan. Mahalin ang mga taong nagmamahal sa atin. Ngunit ang mga taong ayaw, ang mga taong laban sa atin, sila'y mga kaaway. Kaya't ang sabi, kapuutan mo sila. Ngunit, ano ang itinuro ng Panginoon sa kaibahan ng pag-ibig ng tao? Ano ang sinabi ni Jesus na dapat natin gawin ng mga Kristiyano? Ito po ang sinasabi sa atin. Sa Mateo chapter 5:44-45, yung mga kasunod na talata, ito pong ipinapahayag sa atin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ito'y salita ni Jesus, mga kaibigan, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Sa sandaling ito, naririnig natin ang kabaligtaran na itinuturo ni Jesus. Sang-ayon sa sinasabi ng naunang tradisyon, mahalin mo ang iyong kaibigan, kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ngayon, sinasabi ni Jesus ang kabaligtaran. Ibigin mo ang iyong mga kaaway, ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong ama na nasa langit. Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinasisikat ang araw, kundi pati rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati rin ang mga hindi matuwid. Paano po tumingin ang Panginoon? Paano mag-treat ang Panginoon sa mga kaloob na kanyang ibinibigay sa ating mga tao? Sa masama at sa mabuti, parehas lang ang kanyang trato. Nagpapaulan siya, nagpapasikat siya ng araw, nagbibigay siya ng kaloob sa masama at sa mabuti. Ngunit makikita natin na ang kapahayagang ito ng Diyos ay lalo pang makikita nating nananagana sa kanyang mga anak. Kaya nga, dito inulit ni Jesus ang kanyang katangian. At ito rin ang gusto niyang mangyari sa ating mga Kristiyano. Ibigin mo ang iyong mga kaaway at ipanalangin mo ang mga nagsisiusig sa iyo. Ngayon, gaano kalayo ang naaabot ng pag-ibig ng Diyos? Atin pong tunghayan ang sinasabi kung gaano, sabi sa English, how far reaching
Kaya bang abutin ang pag-ibig ng Diyos ang pinaka masama? Ganito po ang kasagutan ng salita ng Diyos. Sa Matthew chapter 5 verse 45. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng Panginoon sapagkat hindi lamang sa mabuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi rin pati sa masasama. At hindi lamang ang matutuwid ang binibigyan ng ulan, kundi ang hindi rin, pati rin ang hindi matuwid. So, paano po ang naaabot ang ng pag-ibig ng Diyos? Nasabi ko na kanina, fair ang treatment ng Diyos sa matuwid at sa hindi matuwid, sa mabubuting tao at sa mga masasamang tao. Ganon din pagdating sa pag-ibig ng Diyos, maging sa kanyang kaligtasan. Pare-pareho niyang pinagkalooban ng kaligtasan ang mga taong nagsabing ako'y mabuti at ang mga masama. Ngunit isa lang ang makikita natin sa paningin ng Diyos, sa platform ng Diyos, lahat tayo ay nangangailangan ng kaligtasang ito mula sa pag-ibig ng Diyos sapagkat tayo'y mga makasalanan. Number 7, anong apat na kondisyon ang naranasan pa natin nang ipinamahalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin? Ito po ang at ipinagkasundo tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. So ating tunghayan, tayo po yan po, pinakitaan ng kanyang pagmamahal at ipinagkasundo sa kanyang sarili. Tandaan natin, para tayong mga tupang naligaw. Ano po? Yun ang kagabi, yun ang atin pong pinag-aralan. Kaya siya mismo ang gumawa ng paraan para ano po? Tayo'y hanapin at ibalik, ipinagkasundo sa kanyang sarili sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kaya ano yung apat na sabi sa ating kondisyon na ating naranasan bilang makasalanan? Ganito po ang sinasabi sa atin. Sa Roma chapter 5 verse 5 to 10. Ito po ang sinasabi sa atin. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na espiritu na ibinigay niya sa atin. Ano daw po? Hindi tayo mabibigo sa pag-asa kasi ang pag-ibig ng Diyos ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ano pa sabi? Verse 6. Sapagkat wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan. Ulitin ko po, nang wala pa tayo, at yun ang gusto kong bigyang diin, nang wala pa tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay na si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. At ako'y nagpapasalamat po sa napakagandang pangako na ito. Wala pa tayong kakayahang makaligtas sa ating kaparusahan. Ito ang unang kalagayan na totoo sa atin. Pero bago pa, wala pa tayong kakayahan. Ang Diyos, si Jesus sa pamamagitan ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay nagbigay na sa atin ng paraan sapagkat si Kristo ay namatay o si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya tayo'y napalaya. Doon lamang tayo nagkaroon ng kakayahan. Ngayon, ang sabi sa verse 7 ay ganito, sapagkat apat na kondisyon ang hinahanap sa atin. Verse 7, bihira ang tao mag-alay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa ibang tao. At marami po tayong nakikitang ganito. Ano po? Sa kaibigan, sa kapamilya, sa mahal sa buhay,
pwede ng isang tao na ialay ang kanyang buhay. Siya na lang sana na makikita natin itong dialogue ng mga ano po, ng mga magulang. Kapag ang kanilang anak ay ano po, napapahamak, ako na lang sana ibinibigay. Bakit? Anak. Okay po? Pero hindi natin makikita ito na ibibigay sa ano po, sa kagalit o sa kalaban niya. At ito ang sinasabi sa atin. Verse 8, pero ang ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So ano po yung ikalawa? Kondisyon natin, makasalanan pa tayo. Ay, yung una po ay wala pa tayong kakayahang makaligtas sa ating kaparusahan. Ikalawa, makasalanan pa tayo. Nandun pa tayo, nakalublob sa kasalanan. Ano ang katotohanan ipinakita sa atin? Si Kristo ay namatay na para sa atin. Verse 9, ang sabi, at narito ang pangatlo, at ngayong itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. At ito ang ipinapakita sa atin. Ngayong itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ganito ang karanasan natin. At sa verse 10, ang huling talata, ang sabi, dati kaaway tayo ng Diyos, kaaway pa tayo ng Diyos. At yun ang panghuli. Parang may namiss ako, mga kaibigan, at aking babalikan mamaya. Pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. O, narito ang mga katotohanan. Balikan nga po natin. Okay po? Verse 5, ang sabi, tayo ay hindi mabibigo sa pag-asa ng pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa atin. At ano po ang sabi? Una, wala pa tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan. Ginawa na ng Diyos kay Kristo ang pagliligtas sa atin. Ikalawa, narito po pala sa verse 7. Tayo'y, ano po? Wala pang kakayahang mag-alay ng ating buhay. Hindi tayo, wala tayong magagawa. Ngunit mayroong namatay para sa atin. Si Kristo na yon. Pangatlo, ang sabi sa atin, makasalanan pa tayo. Nakalublob pa tayo sa ating kalagayang makasalanan. Namatay na si Kristo para sa atin. At ang panguli sa verse 10, mga kaaway pa tayo. So sa lahat ng kategory na ito, kategoryang ito, ipinapakita yung lugar kung saan tayo naroroon ng ginawa ng Diyos ang pagliligtas para sa inyo at para sa akin. Kaya ang sino mang makakarinig ng napakagandang ebanghelyo ng salita ng Panginoon ay ibinibigay sa atin ang napakagandang kapahayagan ng pagliligtas ng kalangitan. Ating tunghayan, ang sunod na tanong, sabi, ano ang naglalapit sa atin sa Diyos? Ano nga ba naglalapit sa atin? Roma chapter 3, verse 23 at 24. Ang sabi sa atin, noong una, ang Panginoon ay napakita at nagsabi, iniibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa kagandahang loob ay pinalapit ko kayo. Narito ang katotohanan ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Ito po pala'y matatagpuan sa Jeremiah 31 verse 3. Iniibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kaya ano 'yung nagpapalapit sa atin? Kagandahang loob ng Diyos. Inaakit tayo ng kagandahang lubos loob ng Diyos. Kumbaga, ginagamit niya ang kanyang kagandahang loob upang ating makita ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pag-ibig, at kung ating maunawaan ang kapahayagang ito, kaibigan, kusa tayong lalapit
ating ipagkakaloob ang ating buhay sa Diyos. Ano ang nakakatuwa na katagang ginagamit ng Diyos sa kanyang mga tao o sa kanyang bayan o sa kanyang mga sa mga sumasampalataya at tumatanggap kay Jesus? Ito po ang sinasabi sa atin. Unang Juan chapter 3 verse 1 at 2. Ito po ang ipinapahayag, masdan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. May masasabi pa ba tayo, mga kaibigan? Ipinapakita lamang ng sumulat ang apostol ng Jesus na si Juan. Ang sabi niya, masdan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Paano niya ipinakita ang kadakilang pag-ibig niya? Dahil kay Jesus na namatay doon sa krus. At ano ang sabi? Tinawag niya tayong mga anak niya. At tunay nga na tayo'y mga anak. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Sino lang po nakakakilala sa mga anak ng Diyos? Ay walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat siya lamang ang gumawa sa kanya, sa kanila na sila'y gawing mga anak ng Diyos. At kapag ginawa yon, tunay na tayo'y magiging mga anak ng Diyos. Ating basahin ang verse 2. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. At aking pong nais pasalamatan ng Diyos sa mga katagang ito. Ito po ay pagpapatotoo. O sabihin natin, paglilinaw sa sino mang nagpahayag ng kanilang pananampalataya, tumugon sa pang-aakit ng Diyos sa kanyang buhay mula sa pagiging makasalanan at tinanggap si Jesus sa pamagitan ng pananampalataya. Ang sabi po yan po, mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Sa pangkasalukuyan, mga anak tayo ng Diyos. Ngunit yung hinaharap, hindi pa naihahayag. Ngunit alam natin, okay po, na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya. At ito ang isa sa pinakamagandang pangako na ibinigay sa atin. Tayo ay magiging katulad niya. Dahil makikita natin kung sino talaga siya. Sa pangkasalukuyan, tayo ay tumanggap kay Jesus sa pamamagitan ng pag-uudyok ng Banal na Espiritu. Ito ang katotohanan. Kabutihang loob, kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang ibinigay sa atin upang tayo ay magpasakop sa Diyos. Narinig natin ang Ebanghelyo, narinig natin ang mabuting balita, at nakita natin ang mga kadakilaang ginawa niya para sa atin. Ito ang nilalaman ng Ebanghelyo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa ating mga makasalanan. Kaya, makikita lamang natin si Jesus ng lubusan kapag siya ay dumating na sa alapaap ng mga langit. At ito ang kanyang pangakong iniwan sa bawat isa na kinilala si Jesus na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sa anong batayan tayo dapat umasa sa Diyos para sa ating kaligtasan? Ano yung magiging sa anong batayan para umasa tayo, we hope, sa kaligtasan ng Diyos para sa atin? Ito po ang tinuturo ng salita ng Diyos. Sa Unang Juan chapter 4 verse 16. Kaya nakikilala natin at pinaniniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang universal truth. Ito ang buong sanlibutang katotohanan. At ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. So ano po ang batayan na makakaasa tayo
na ang na sa pagliligtas ng Panginoon ng Diyos, simple lamang. Ang sabi po, ang katangian ng Diyos ay pag-ibig. Kaya niya ginawa ito dahil sa kanyang pag-ibig. Number 11, ilista ang 10 bagay na sinasabi ni Pablo na hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Atin pong babasahin sa huling talatang ito. Ang mga bagay na ipinapahayag sa atin ang salita ng Diyos na kahit dumating ang mga ito, hindi nito kayang ihiwalay tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito po ang sabi sa atin. Basahin natin sa Roma chapter 8 verse 35, sorry, hanggang 39. At ganito ang ipinapahayag sa atin. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ano po ang katotohanan? Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng pagsubok, ng paghihirap, ng pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, maging kamatayan. Verse 36, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palagi ang nasa panganib ang aming buhay para kaming mga tupang kakatayin. 37, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kayang pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. 38 at 39, at ito po ang mga huling talata. Ito ang sabi sa atin, sapagkat natitiyak ko na ang ipinapahayag sa atin ay ganito, sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano pa ang sabi po sa atin? Kahit yung ibang mga kapahayagan na yon, kamatayan, pagsubok, kahirapan, walang ano po, makapaghihiwalay sa atin. Kaya nga, sa sandaling ito, ipinapakita sa atin ng Panginoon ang kanyang dakilang kapahayagan ng pag-ibig sa atin. Sapagkat sa kabuuan ng mga pangungusap na ito, ipinapakita sa atin ang pinaka mataas na katotohanan tungkol sa dakilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At hindi tayo maihiwalay ng Diyos sa mga bagay na ito. Kung atin pong itutuloy ang sinasabi sa atin, maging kamatayan, number one, o buhay, o mga anghel, o anumang makapangyarihang espiritu, o ang kasalukuyang panahon, o ang hinaharap, o ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas, ano pa po ang sinasabi sa atin, o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa mundo, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa napakagandang pangakong ito. Kaibigan, sa mga mata ng Diyos, sa mga mata ni Jesus, walang pwedeng humadlang sa iyo na ipahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi ang mga karanasan ng buhay na ito, hindi ang iyong mga kasalanan, hindi ang iyong mga kasamaan,
hindi ang iyong mga pagsuway, kahit pa ang iyong kalagayan, kung ikaw man ang pinaka masamang tao sa mundo, ang biyaya ng Diyos kay Cristo Jesus sa kapahayagan ng kanyang dakilang pag-ibig ay kaya kang tanggapin at hindi ka kailanman mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Kaya nga, nais mo bang tanggapin ang pag-ibig ni Jesus sa iyong buhay? Kaibigan, isa lamang ang katotohanang ipinapakilala ng salita ng Diyos. Mahal ka ni Jesus. Ang dalangin ko po sa gabing ito, maranasan natin ang pinakamatamis na katugunan sa ipinahayag na pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Jesus na namatay doon sa krus para sa atin. Ang dalangin ko, ikaw ay lukuban, takipan ng pag-ibig ni Jesus at ikaw ay akitin niya na umibig din sa kanya at ipasakop mo ang iyong buhay kay Jesus. Kung ito ang iyong pasya ngayon, nais kitang ipanalangin. Maari po ba tayong yumuko at tayo ay manalangin? Dakilang Diyos, sa sandaling ito, amin pong pinapasalamatan kayo sa dakilang kapahayagan na iyong ibinigay sa amin. Tunay nga, O Diyos, na amin pong nakita ang mayaman mong biyaya, ang dakila mong pag-ibig na iyong iniibig sa amin. Na kahit kami, Panginoon, ay nasa kalagayan na masama, hindi ito naging dahilan upang ipahayag mo sa amin ang iyong dakilang habag at pagmamahal. Narito, O Diyos, yakapin mo ng iyong pag-ibig ang amin pong mga kaibigan at mga kapatid. Sila man ay nasa gitna ng pag-aalinlangan. Sila man ay nasa gitna ng patuloy na kasamaan. Nasa gitna man sila ng addiction sa kanilang buhay. Nasa gitna man sila, Panginoon, ng kawalan ng pag-asa dahil sa krisis na dumadaan sa buhay na ito. Ipahayag mo, Panginoon, na ikaw ay nagmamahal sa bawat isa sa amin. Ano pat iyong ibinigay ang iyong buhay upang kami ay maligtas. Panginoon, iyong pagyamanin ang karanasang ito na aming tanggapin ang pag-ibig ni Jesus para sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga kaibigan na nanonood sa gabing ito at ngayon ay nasa pagpapasya na ipasakop ang kanilang buhay sa pag-ibig ng Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa gabing ito. Tayo po ay magtatapos sa atin pong pag-aaral sa pamamagitan ng pag-awit po ng atin pong theme song, ang Ligaya ng Buhay. Tayo pong lahat ay umawit. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Cristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan.
maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Baguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Tayo manalangin sa pagtatapos. Dakilang Diyos, salamat po sa buong pag-aaral na aming ginawa. Sinamahan mo kami, ang mga katotohanan ito ay inyo pong basbasan at payabungin mo, Panginoon, ang amin pong natutunan sa gabing ito tungkol sa inyong pag-ibig. Marami pong salamat sa patuloy mong pag-iingat sa amin pong mga kaibigan na sumusubaybay sa amin sa gabing ito, sa amin pong mga kapatid sa pananampalataya, sa amin pong mga leaders ng aming bansa, na inyong ginagabayan sa mga desisyong lalo sa may kinalaman sa aming sa pandemic na ito. Inyo rin pong ingatan ang mga frontliners na patuloy na tumutulong upang maghatid ng serbisyo para po sa mga may sakit ng COVID-19 at ganoon din sa mga kababayan namin. Inyo po silang ingatan at iparanas mo ang iyong gabay sa kanilang buhay. Yan, dalangin din po namin ang mga may sakit na kayo ay sumama sa kanila. Iparanas mo ang pagpagaling, Panginoon, at lahat nawa ay makaranas ng recovery sa kanilang karamdaman. Ngunit kung ipinagkaloob mo, Panginoon, na ang iba sa kanila ay makapagpahinga sa pagtulog ng kamatayan, itinatagubilin ko po sa inyo ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang sambahayan, na inyong iparanas ang iyong kaaliwan. Salamat po sa napakagandang pangako ng mula sa iyong mga salita na inilaan mo sa amin sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin na Diyos sa pangalan po ni Jesus. Amen. Muli po, nais ko pong pasalamatan kayo sa lahat po ng sumubaybay sa Zoom app at ganun din po sa Facebook Live, sapagkat ang kabutihan ng Panginoon ay atin pong naranasan sa gabing ito. Ang basbas din po ng Diyos at pagpapala ay maranasan ang amin po mga kaibigan na sumubaybay dito po sa Zoom app. So marami pong salamat sa inyong pagsama sa atin buong pag-aaral. Bukas ay magpapatuloy po tayo sa ikatlong gabi ng atin pong pag-aaral at ang ating paksang pag-aaralan ay napakaganda. Paano tayo iniligtas ng Diyos kay Kristo? Sumuli po, ang pag-ibig ni Jesus ay maranasan niyo pong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.